Anak, Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria, at naglisya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapinawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang makamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Paparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan, at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol,
masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tami sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan? Kailan may di mo kami tinalikdan? Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at eksemdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Tayo po ay nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid ko kay Kristo, ngayong kapiestahan at ginugunitan natin at pinapasalamat at pinupuri ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang titulo, ang itim na sarino. Napakaganda kung nandito tayo na may malinis na puso. Kaya ngayon, kaunting katahimikan at humingi po tayo ng patawad sa kanya nang sa gayoy ang ating mga dasal ay tunay na magpuri sa kanya.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao, dinaluhan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka na. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila at tangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyari. Panginoong Hesukristo, buktong nanay, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalay ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkaloob mo sa amin ang pagpapala
na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo. Alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ninuman ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kanyang kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi ahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga diyos-diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang sa nagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitungin sa kanya, ito ay nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong papagalingin. Hinipo siya ni Jesus at sabi, ibig ko gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kaninuman, sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng hanging iniutos ni Moses bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. At noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon kaunting panahon kasama nila ang nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, yaong pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ng ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang taong malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinasabi kong hindi ako si Kristo. Sugo lamang ako, mauuna sa kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako namay mababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo at muli isang magandang hapon at happy fiesta po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang ating Poong Hesus Nazareno. Napakaganda po na nagsama-sama na lang po tayo dito. Alam po natin sa TV kanina, maraming tao doon. Pero kailangan din po tayo magpakumbaba. Dahil kahit kailangan tayo doon at kailangan pumunta tayo doon, napakaganda na ngayong 2021 sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa kapiestahan, abay nandito na lamang po tayo. Sa totoo lang, walang pagkakaiba kung nandun tayo o nandito. Ang importante, nagsimba tayo. Ang importante, nagdasal tayo. At ang importante sa lahat, nakikiisa tayo sa lahat ng mga Pilipino na ngayon ay masaya dahil puno sila nagpapasalamat sa Poong Hesus, ang itim na Nazareno. Kaya ibigay natin ang napakagandang araw na ito para sa Kanya. Mga kapatid ko kay Kristo, ngayon ano ang dapat natin malaman? Ang aral sa ating pagtitipon ngayong kapiestahan. Tamang-tama po ang ating mabuting balita tungkol kay San Juan sa ating kapiestahan ngayon. Tingnan natin po si San Juan Bautista.
Sinugod siya ng mga taong nagtatanong. Para bagang tinatanong nila si Juan Bautista na sinabi nila, ikaw ba'y totoo? E bakit nandoon kung ikaw, Juan Bautista, nagbibinyag ka? Yung taong sinabi mo sa amin na si Jesus nagbibinyag, sino ba talaga sa inyong dalawa? Yan ang katanungan ng mga tao. Mga disipulo dito ngayon, parang china-challenge, tinatanong ngayon ni si Juan Bautista. At alam niyo po, napakaganda ang kanyang sagot na dapat matutunan natin at mabigyan pansin at aral ngayong ating kapiyestahan. Ano ito? Akalain po ninyo, napakaganda ang sagot ni San Juan Bautista. Hindi niya siya nagmayabang. Alam niya na siya mismo ang nagsabi na itong Kristong ito, iyan ang tunay na magbibigay sa atin at magbibinyag sa atin, hindi lamang tubig, kundi apoy, walang iba, ang Espiritu Santo. Kaya ito ang sabi ni San Juan, hindi siya nagyabang, mas lalo pa niyang pinuri si Jesucristo. Kasi mas lalong sikat pa si San Juan noong una, bago pa kay Jesucristo. Napakaganda ang sagot ni San Juan Bautista dahil siya mismo hindi niya inako na mas magaling siya kaysa kanyang pinsan na si Jesucristo. Hindi niya inako na siya ay mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Napakaganda ang sagot niya. Sa huli, nasabi niya, kinakilanganan siya na maging dakila at ako namay mababa. Kailangan siya ay mataas, makilala pa, at ako ay magpakumbaba. Yan ang magandang sagot ni San Juan Bautista. Anong ibig sabihin ko nito? Marunong si Juan Bautista magpakumbaba. Sa totoo lang kung titingnan natin, kung gusto mo lang na maging sikat ka, si Juan Bautista, pwede niyang aminin na ako ang propeta. Ako ang Diyos kaysa kay Kristo Jesus. Pwede aminin ni San Juan Bautista na siya ay mas makapangyarihan. Pero kahit man sikat niya siya, nandyan na sa kanya ang lahat at ang kapurihan, patuloy pa rin siyang nagpakumbaba at hindi niya ginamit ang kanyang pagkakakilala, pagka-famous, pagka-propeta. Kundi patuloy pa rin siyang nagpakumbaba at si Kristo pa rin ang ginawa niyang bida sa buhay niya. Isang paalala ngayong taon ng kapiyestahan ng Puong Nazareno. Napakaganda pa rin na magpakumbaba at si Kristo pa rin maging bida sa buhay natin. Iyan kasi ang nakakatakot ngayong panahon. Yan kasi ang nangyayari sa panahon ngayon, sa buhay natin, sa buhay ng ating pamahalaan, sa lahat-lahat. Walang nagsasabi ng tama. Puro lahat gusto sila ang tama, tayo ang tama. Yan ang nakakatakot ngayong panahon. Pag lalo tayong mahina, ano ang gagawin ng demonyo? Gagawa ng demonyo, sasabihin, tama ka, isakto ka, wala kang ano, may karapatan ka, gawin mo ito dahil nasaktan ka, lumaban ka kahit ikaw ay mali. Yan po ang nangyayari din po na nakakasira sa buong mundo, sa ating lahat, kahit sa loob ng pamilya. Yung bang iniisip mo na ikaw ay parating tama? Yung bang sinasabi na ikaw lang ang may alam, yung mga kasama mo ay walang alam? Yung bang sinasabi mo na mas batid mo pa kaysa sa iba? Yung bang sinasabi mo mas matanda ka na kaysa isang taong wala ka pang saysay kasi bata ka pa? Yung bang pagtingin sa sarili na para bang tama na, oo, tama ka, pero napakaganda ang pagiging tama mo ay ang pagiging matuwid mo ay sinishare mo sa mga taong gusto rin maging matuwid sa buhay. Parehas kay San Juan Bautista. Kahit sikat siya for many years, binigyan niya ng tsansa na mas makilala pa si Kristo dahil yan ang tunay at totoo. Ang sitwasyon ngayon nakakatakot. May oras, gumagawa tayo sa galit natin. Pag yung bang pag nabibigyan sa napagsasabihan tayo, ang sakit sa isipan.
May oras para bang ayaw natin na magpakumbaba. Yan ang ginagalaw ngayon ng demonyo. Kaya puro lahat, kahit kasalanan na, inaamin pa rin na tama. Inaamin pa rin na totoo ang sinasabi niya. Inaamin pa rin na binibiktima siya. Dahil ayaw ibukas ang puso para mas marami pa ang matutunan sa buhay. Napakaganda ang ginawa ni San Juan ngayon. Yan din ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Maaga na sineselebrate natin bagong taon. Ilang days pa lang ng bagong taon, ng Pasko, nag-celebrate agad tayo ng poong Nazareno na may daladalang cross. Hindi ba makikita ninyo na nagsasaya pa lang tayo matapos ang Pasko? At ngayon, ilang days pa lang ng bagong taon, nandito na tayo at nandito tayo nagpapasalamat sa poong itim na Nazareno. May dadala siyang krus. Hindi ibig sabihin niya na agaran agad tayo magtitimpi, mag-iiyak, magsasakripisyo. Napakagandang mensahe ngayon para sa gayoy. Bagong taon, alam na natin harapin ang pagsakripisyo sa buhay. At nangyayari ang pagsasakripisyo sa buhay kung ikaw handang makinig sa pagbabago at handa kang magpakumbaba. Ang mensahe ngayon sa kapiyestahan ng ating Panginoon, isang paalaala na sa bagong taon, ngayon mismo, lumaban tayo sa buhay. At mangyayari lamang ang paglaban natin sa buhay kung tayo ay maging totoo at inayaan natin si Kristo ang mabuhay sa puso natin. Huwag natin hayaan na ang ugali natin ang siyang magwagi sa buhay natin. Si Kristo pa rin ang magwawagi. Yan ang tunay na pagpapakumbaba na sa bawat galaw ng buhay natin, si Kristo pa rin ang masusunod alang-alang para sa Kanya. Dahil sa katapus-tapusan, babalik din tayo sa Kanya. Isang paalaala bilang isang Katoliko at ngayon sa kapiestahan na mas maganda bilang isang mananampalataya kay Jesus Nazareno na kung tayo lahat sa bawat galaw, si Kristo parati ang una at tayo'y magpapakumbaba dahil lahat ng salita na binibitiwan ng Panginoon ay sadyang makakatulong at daan sa pag-asa at pagpapalago ng buhay natin dito sa mundo. Alam niyo po, yan ang rason ng sign of the cross. Pag labas natin sa bahay, nagsa-sign of the cross tayo. Bago kumain, nagsa-sign of the cross tayo. Bago sumakay sa sasakyan, nagsa-sign of the cross. Lahat ng bawat galaw, ang simbolo yan ng pagsa-sign of the cross, hindi dahil Katoliko lamang. Ang ating pagsa-sign of the cross, isang pagpapakita na hindi tayo nakakagalaw kung wala siya. Sa pagkain natin at magsa-sign of the cross tayo, isang simbolo ng dahil sa Kanya, pinapakain niya tayo at nakakakait tayo. Bago tayo matulog, isang pagsa-sign of the cross, isa po yung simbolo na hindi dahil Katoliko ka lamang, kundi isang pasasalamat dahil binuhay tayo at binigyan tayo ng lakas at natapos natin ang isang araw na puno ng paghihirap at sakripisyo pero binigyan pa rin tayo ng bagong buhay para matulog. At sa pagising, isang pagsa-sign of the cross na isang pagpapasalamat nang dahil sa Kanya, nagising tayo at binibigyan tayo ng panibagong buhay at lalaban pa tayo dahil binuhay niya tayo. Iyan ang kahulugan ng pagsa-sign of the cross, hindi lang dahil isa kang Katoliko. Iyan ang napakagandang simbolo ng pagpapakumbaba. Kung gusto mong maging Juan sa ating mabuting balita, ang simpleng pagsa-sign of the cross ay napakalaga ngayong panahon na ito. Pangalawa na dapat nating tingnan, ang aral natin. Kanina sabi ko sa sign of the cross, isang simbolo ng pagpapakumbaba. Pangalawang simbolo ng pagpapakumbaba na mensahe para sa atin, yung mamuhay na simple. Yan parati ang sinasabi at binibitiwan ko. Yung bang kahit ka may pera, pero ang galaw mo ay parang napakaganda pa rin na simple lamang.
Yung bang mayroon kang pera at kahit mayroon ka, hindi mo ginagamit ang pera mo sa sala sa paglulustay, pero ginagamit mo sa tama at sinishare mo at gumagalaw ka sa simpleng pamumuhay. Yung bang kahit wala ka, pero marunong pa rin hawakan ang sarili mo. Yan ang pagiging simple. Hindi ang pagiging simple ay kung kailan, kailangan pa tayo magiging pulubi, kailangan hindi gagastusin ang mga pera. Hindi, sa tamang pagbabalansin ng buhay at takbo ng buhay natin, mayamang ka o wala, ay napakagandang mensahe ng pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba, ibig sabihin, alam mo hawakan ang pera, ang material na bagay na binibigay ng Diyos araw-araw. At hindi lang ang material na bagay na ito, hindi lang din ang pera, lahat ng biyayang binibigay sa iyo. Ang simpleng pamumuhay ay ang pagpapakita ng iyong pagpapakumbaba. Muli po, mga kapatid ko kay Kristo, ngayong kapiyestahan, ngayong 2021, isang pagpapakilala sa atin, si Kristo pa rin ang una at una sa buhay natin. Siya ang buhay natin. Siya ang lakas natin. Siya ang pag-asa natin. Siya ang daan natin. Siya ang sandigan natin. Siya ang biyaya natin. Siya ang buhay natin. Siya ang lakas natin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tulad ni San Juan, manalangin tayo na maging tapat ang ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano sa bawat panalangin ating tugon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi sa pagmamalasakit at mapabot maging sa mga dikasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para sa makisalamuha at makiramay sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga binubulong nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ama,
Nauunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kami makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang sa paglipas ng mga kaloob mong pangsamantala makamtan namin ang aming kasiyahan pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon, ngayoy iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na iiba sa amin, minarapat mong sa pagkataon namin magningning sa angkariktan ng kadakilaan niya ay di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana sa kaitaasan, pinagalang narito sa alay ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan. O sana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos ang tunay. O Jesus, namin ay iligtas mo kami. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang espuso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kaming adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo.
Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pangsamantala. Makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To do thee we poor cry for banished children of Eve. To do thee we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thy eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy to the promises of Christ. Let us pray. O God, our refuge and our strength, look down with mercy upon the people who cry to thee, and by the intercession of the glorious and immaculate Virgin Mary, Mother of God, of Saint Joseph, her spouse, of the blessed apostles, Peter and Paul, and of all the saints, in thy mercy and goodness, hear our prayers for the conversion of sinners and for the liberty and exaltation of the Holy Mother of the Church, through the same Christ our Lord. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Please all stand. Magsiupo muna po tayo. Mga kapatid ko kay Kristo, bago po tayo magtapos, ako po ay magpapasalamat sa ngalan po ito ng ating kura paroko na si Father Antonio Labiao. Ito pong mga nag-asikaso, naghanda at mga devoto natin na taga rito po sa ating parokya. Nagpapasalamat kami dahil nagkaisa kayo at nandito po kayo sa pamamagitan ng mga leaders ninyo na tama po, napakaganda na hindi nyo papabayaan ang parokya na kung saan nandito kayo. Kaya po, successful po itong ating 9-day novena hanggang ngayong kapiestahan dahil sa inyo. Kaya po, ngayon, gusto kong i-acknowledge itong mga tao at bumubuo ng mga chapter na sakop ng ating ating parokya. Ang Mustang chapter, of course, ang Jaguar chapter, Austin chapter,
That is Night Chapter, Magnolia Chapter. Ito po'y mga membro, mga chapter, ibig sabihin mga grupo po ito ng mga debuto na pinagkaisa sila ngayon na nandirito. Ang North Fairview Chapter, nandito rin po. Ang Lilac Chapter, Republic Chapter, Basilio Chapter, Regalado Chapter, Lumantad Chapter, sa Pamanay Chapter, sa Mafa Chapter, Irish Chapter, ang lahat ng bumubuo ng ating Fairview Chapter na pinangunahan at ating founder, walang iba kundi si Cap Junel Kibal. Kaya po, palapakan po natin mga kapatid ko kay Kristo itong mga deboto ng ating Nazareno. Salamat po sa pagpunta ninyo at karamihan po para sa inyong kaalaman. Tuwing may misa dito, halos sila lang po ay mga volunteers din po. Sila po yung nag-guide sa atin. Sila nag-check ng ating temperature. Every Sunday po na mga misa, sila po yung mga madali natin mautusan na sa mga programa natin. Akalain po ninyo nakaya nila yung mga blue-collar job. Ibig sabihin po, sila po yung taga-takbo, taga-sakay, taga-dala ng pagkain. Simula pa noon ng ating quarantine. Kaya din po, sa ngalan ni Father Tony, salamat po sa chapter na ito, ang Fairview Chapter. Dahil sa inyo po, hanggang ngayon, wala tayong naitalapan na na-contaminated ng COVID-19 dahil sa pagbibigay niyo po ng protection. Pwede po, isa pang palakpak para sa kanila po is itong pagpapasalamat sa inyo. Ngayon, kung mayroong kayong mga imahe na dala, maaari po tayo doon na sa labas. Mamaya pagkatapos ng ating misa, ay ating bibindisyonan po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo ang inyong pag-alis, ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa muli Diyos. Muli purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Happy Fiesta po sa ating lahat. Manatili po muna sa kani-kanilang pwesto at hintayin ang mga marshals at usherettes. Nagabayan tayo sa paglabas ng katedral. Panatilihin din po natin ang physical distancing at tamang pagsuot ng face mask at face shield sa lahat ng oras. Maraming salamat po. Sa aking tagapagligtas.